Valdez, an overreach. Liza Valdez right away contesting it. May issue sa pagkapanalo. CMFT hindi nga ba nag-effort sa laban ng Creamline? Titans, planado ba ang pagkatalo? At CCS, not sure pa rin sa semis? Good day, Chismosang. Welcome back to our channel. But before that, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click our notification bell para updated ka sa latest chismis ng volleyball sa Pinas. Hindi nga napigilan ng mga fans na magsalita ng sama ng loob dahil sa kanilang nararamdaman during the game. Sabi nga nila, it's not the Titans we seen from their previous game, kung saan ay hirap nga ang Choco Mucho sa kanilang depensa. At kahit opensa ay tanging si Rondina nga lang ang may ganap sa laban na ito. Kuminang nga ang mga receives and digs ng CMFT, especially si Tang Ponce. At mukhang wala nga itong kagana-ganang maglaro. Kahit marami naman ang magandang bigayan sa kanilang mga sets, ay nahihirapan nga ang makapatay ng bola ang mga wing spikers nito. Pero alam nyo ba mga kachismo, sana hindi malabong kayang patumbahin ng CCS ang CMFT? While as you can see in their previous matches, pag nagkakaharap nga ang dalawang teams na ito, ay nahihirapan nga talaga ang CMFT na mapantayan ang galawan ng Creamline. Alos di nga nagkakaroon ng maayos na opensa ang Titans dahil medyo humina nga ang kanilang depensa. Pero ang tanong ng karamihan, talaga bang ibigay ng CMFT ang panalong ito sa CCS? Well, it's a big no. Dahil isang malaking sampal nga ito sa CCS kung nangyari ito. Dahil isang champion team hihingi ng isang laban sa isang di pa nagkampiyon sa PBL. Kaya't it's not a good thing to think na may ganyang pangyayari. Sabi nga nila, bilog ang bola at nasa CCS pa rin talaga ang momentum sa laban ito kontra sa CMFT. Sa ngayon kasi ay mainit talaga ang mata ng mga hater sa pangalan ng Creamline at dahil rito ay gusto nga nilang mapababa ang CCS. Pero who knows, diba, sa pwedeng mangyari sa laban ito kontra sa PLDT. Dahil ang PLDT nga ang kanilang matinding kalaban para masilat ang spot sa semis round. Sa ngayon, CCS needs to focus sa game nila kontra sa PLDT. The fact na mukhang lalaro na si KKD sa laban kontra Creamline ay siguradong magiging double threat nga ito para sa CCS. Samantala, ang huling kakalabanin nga ng Choco Mucho ay ang Farm Fresh Foxies. Well, it's a no-pressure game na nga sa CMFT dahil on their past previous games naman ay nakakaya naman nilang pataubin ang Foxies. Ang tanong, kakayanin kaya ng Creamline ang hagpit na dala ng PLDT? Yan ang ating aabangan. So hanggang dito na lang muna mga kachismis natin for today's video. Huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest chismis ng volleyball. Thank you for watching and bye for now!